that seems that all the problems of the country is because of the constitution. Can we take a look at the legislation? Take a look at the implementation. Take a look at the dynastic families that rule legislation. Let us take a look at those and see whether it is really just the constitution that's the fault that caused all the problems in this country. Okay po, maraming salamat po. Pwede na po nating parang nagdadasal na po kayo. Gusto nyo nang magsalita kayo. Ating pong pakinggan na si Mr. Dingin Rosso, Concom spokesperson and senior technical assistant to the chairman. Pakinggan po natin. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo ng itong komite. Bago po ako magpatuloy, ay nais ko munang bumati sa ating lahat. Sa Lunes po ay araw ng mga bayani. At itong August 23 na po yata yung araw ng Pugadlawin. Unang sigaw ng Pugadlawin. At kaya maganda po at ang timing ng inyong pagdinig. Hihirit lang ako ng konti doon. Dahil ito po namang ating ginagawa ay una ay pagpapatuloy po noong naunsaming himagsikan at mga adhikain ng ating mga bayani. Lalong-lalo na po si Gat Jose Rizal na nagsabi na darating ang panahon na ang Pilipinas ay isang magiging federal country. At maging si Mabini po sa kanyang mga pakikipagtalastasan sa mga bayani natin sa Visayas, noong siya'y tinanong ng mga katipunero sa Visayas, ano po bang gobyerno ang itatayo natin? Ang sabi po ni Mabini ay tutungo tayo sa sistemang federal. Nakasulat po yan, tatak po yan sa kasaysayan. So tayo po ay pinagpapatuloy lang natin itong adhikain ng ating mga bayani. So magandang araw po ng mga bayani sa ating lahat. Pero nais ko po sana kung inyong mamarapatin po, Ginoong Chairman, bibigyan ko po muna ng ilang minuto ang aking kasamang si Atty. Serapio para po maihayag yung saloobin ng iba't ibang grupo na kasama natin dito sa pagsusulong ng pagbabago ng sistema. Lalo na po yung aming isang samahan, yung pong bagong sistema, bagong pag-asa, na ang lead convener po ay si former Chief Justice Renato Puno. So bibigyan ko lamang po ng ilang sandali si Atty. Serapio. Sige po, Atty. Carlos Serapio. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo ng komiteng ito, sa pagkakataon na inyong binibigay para po maibahagi ko rin ang pananaw ko dun sa tatlong tanong na inyong binanggit kahapon na siyang gumabay sa atin sa ating talakayan. Una po ay yung napagandang tanong, bakit nga ba natin babaguhin ang konstitusyon kung hindi naman pala ito ang pinagmumulan ng mga problema o soliranin ng ating bansa o ating mga kababayan. Ang tanong pong iyan ay kinapapalooban ng iba't ibang aspeto po. At sa pahintulot po ninyo, hayaan niyong sabihin ko, iyan po'y tanong ng isang pilosopo. Meaning, it's a philosophical question. At sa philosophy po, ang ginagawa ay inuugat natin kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit natin inuusisa, binuburirit itong konstitusyon o saligang batas nito na haligin ng ating pamamahay ng ating mga kababayan dito sa bansang ito. At kapag yan po ay ating tiningnan, yung ating mga pinag-uusapan tungkol sa tao ba o sistema, pareho. Yan po ay isang tanong sa filosofiya dahil dapat pong ugatin yan. No po. Kaya inuugat po natin yan kung tao o sistema, struktura ba o yung mga estratehiya ay papasok po tayo doon sa kalikasan mismo ng tao, ng lipunan, kalikasan ng batas at kalikasan ng kapangyarihan. Diyan po, pagka naunawaan natin yung kalikasan ng tinatawag nating batas at kapangyarihan, maunawaan natin din kung ito nga ba ay usapin lamang ng estratehiya, usapin ng struktura, usapin ba ng sistema. Ang lahat po ng teorya sa politika, mula pa nung panahon ng mga Grego, ng mga pilosopong katulad ni Aristotle, ng Socrates at lahat, sila yung mga nagmalangkas, ano nga ba sistema dapat sa tao? Demokrasya ba? Aristokrasya ba? At lahat doon po sila nagsimula ng kanilang alakayan. At iyan po ay may kaugnayan sa kalikasan ng tao. Kapag ka ang tao ay tiningnan mo na mayroon siyang kakayahan ng kabutihan at mayroon din siyang kakayahan ng kasamaan, ay nagkakaroon siya ng pananaw, ito ang dapat nating maging struktura, ito ang dapat nating maging sistema. At doon nagmula yung pananaw tungkol sa demokrasya. Kaya po, napakahalaga na tingnan yan. Ganon din naman ang kalikasan ng kapangyarihan.
ang palikasan po ng kapangyarihan, madalas naririnig natin yan sa napakaraming mga tao, kay mga matataas o hindi, nakakaunawa o hindi, na kapag sobra ang kapangyarihan, it corrupts. No? Kung sobra-sobra, lalong nakakakorrupt. Absolute power corrupts absolutely. Iyon ang laging sinasabi. Kaya pag tinignan po natin ang sistema at struktura na nakasentralisa ang kapangyarihan lamang, malamang sa hindi, iyon ang kapupuntahan niyan. Gagamitin ng kapangyarihan para sa pang-aabuso. Ang mga in-check, madalas nilang sabihin, sa panahon na mahaba na ang kapangyarihan ay nasa isang hawak lamang, sinasabi nila, a kingdom long united must be divided. And a kingdom long divided must be united. Ang tanong, sa panahon natin na sa ngayon, nandun ba tayo sa yugto na sobra na ang kapangyarihan na nasa luklukan lamang ng iilan na kinakailangan mong biyakin yan at paghiwa-hiwalay. Kaya, papasok po tayo doon sa pangalawang kinapapalooban ng tanong nyo, bakit kailangan baguhin? Nasa ang yugto po ba ang kasaysayan natin bilang isang bansa at bilang mga mamamayan? Napakaganda po na sinimula ng ating tagapangulo ang kasaysayan ng pagbabalangkas, pagpapayabong ng ating saligang batas. Mapapansin po natin na bawat pagbabago sa saligang batas ay mayroong tinatawag na triggering event. Ang revolusyon ng 1896, ang triggering event kung bakit nagkaroon ng Malolos Congress, ang Malolos Congress ay binalangkas ng Malolos Constitution. Ang triggering event naman para magkaroon ng Jones Law. Iyon naman pong paghawak ng mga Amerikano sa atin at yung patuloy na pagnais ng ating mga bayani at ng ating mga kababayan na ituloy ang pakikipaglaban para sa kalayaan. So punta sila ng punta sa Amerika, panay ang kanilang pagpapropaganda roon. Kaya lamang, napasama rin doon yung laban ng mga politiko. Nag-aagawan sila sa kredito. Kaya merong hair house cutting law, merong tidings McTaupin law. Pero iisa ang pupuntahan nila. Ang gusto nilang pupuntahan, kredito lamang sa politika ang pinag-usapan, pero ang pupuntahan po nila ay kalayaan tunay kahit man lamang sa ating politika. At iyon ang nakuha nila sa Amerika. So yung kasaysayan po iyan, mahalaga. Yung naman pong bago tayo dumating sa 1935 doon sa Commonwealth, yun ang mga pinagsama-sama na mga lobbying na ginawa po. Yun naman sa Hapon, ano po ang naging triggering event doon? Yung gera po, yung pananakop ng mga Hapon sa atin. O paano naman tayo nakarating sa 1935? Dahil binalangkas na yan sa batas nga po, dito sa inyong nabanggit na yan, na naipangako na yan ng mga Amerikano. Dahil doon sa gera, ang Amerikano at mga Pilipino ay kapwa nagsama at nagtulungan para patalsikin ng mga Hapon, mas naging madali na ibigay sa atin ng Amerika yung ating sinasabing kalayaan ayon sa batas na yon. Ano naman po ang triggering event, halimbawa, nitong ating 1973. Ito po yung sa mga kabataan noong panahon na yun. Kasama tayo kami noon. Kayo hindi pa ho siguro. Pero kami, si Attorney Monsod, tiyak ko kasama na noon. This was the Parliament of the Streets. Social justice, sumisigaw ang mga kabataan noon at pala noon na kinakailangan natin baguhin ang kaayusan ng katarungan dito. Ang dami, nandun yun sa tungkol sa Dumaguete, nandun yung mga sakadas. Ito ang mga issue noon tungkol sa mga labor. Sumabog po ito sa kalsada, nagkaroon ng tinatawag na first quarter storm. Kaya tumawag na 1971 Constitutional Convention. Kasi ang pinagtatalunan ng panahon na yun, ano ba ang gagawin natin pagbabago? Mapayapa yung revolusyon. Kasi yung mga komunista, yung mga NPA, sinasabi, hindi natin mababago ito kung hindi tayo magre-revolusyon. No po. So humanap ng gitna. Pero ang gumamit ng gitna, tinatawag naman lang, pinagsama yung revolusyon at saka yung mapayapang pagbabago, the revolution from the center ang ginawang dahilan, ay tumawag na nga po noong 1971 Constitutional Convention, pero ang naging resulta po noon, dahil kung may freedom constitution sa 86 bago mag-87, yung 1971 draft po, hindi naman yun yung napag-tibay na 1973. Walang amendment number 6 doon. No po. Kaya doon po doon, yung mga pangyayaring iyon sa kasaysayan ang nagdulot sa 73 Constitution. Bakit naman nagkaroon nga noong 87? Gaya na nabanggit yun na po, dahil doon sa people power. Anong, sa panahon ngayon, ano yung triggering event? Marami nabanggit dito, pagbabago sa teknolohiya. Nasa technological revolution tayo sa ngayon. Ibang-iba na ang mukha ng mundo. Meron ang tinatawag na global reset at lahat pa. Paano tayo tutugon? Kaya po, ilang usapin na bakit babaguhin ang konstitusyon ay isang historical question din lamang po. Pangatlo, ito ay isang morality question. Ano ba ang tama, anong mali? Naparami pong magaganda sa 1987 Constitution. Pero tingin ko po, hindi rin tatanggi ang aking kumpanyero, na si Attorney Monsod, na karamihan ng features ng 1987 Constitution ay aspirational, ideals po.
Hindi yon, yon ang goals, yon ang gusto nating puntahan. Pero yung proseso at mga means, hindi po na roon. And the process and the means will always be dependent on the dynamics of power. Pag binanggit natin yung dynastic at binanggit natin yung control ng ilan lamang pamilya, kapangyarihan po ang pinag-uusapan dyan. Kaya kapag naunawaan natin kung paano tunggalian ng kapangyarihan at panggamit ng kapangyarihan, malalaman natin ang proseso at ano ang mga kasangkapang kinakailangan para yung magagandang layunin ng 87 Constitution ay mangyari. Doon nakatuon yung ating hangarin sa ngayon na baguhin yung struktura ng kapangyarihan para sa proseso at sa kasangkapan ay magkaroon ng kaganapan yung mga hangarin na, at mga ideas na nasa hindi lamang po sa 87, kundi pagkatinignan nyo po yung Malolos Constitution, lahat ng mga hangaring magaganda na handoon na sa Constitution, Malolos Constitution, bago itong halalang ito, merong isang naging kilusan na ang gusto nilang gawin, eh, i-adapt na lang natin yung 1899 Malolos Constitution, at sabi nila, hindi naman yan na-repeal eh. No? Kaya meron pa naging ganong kilusan ng ating mga kababayan. So, yun po ibig ko sabihin, morality, ano ang tama at ano ang dapat gawin sa panahon sa ngayon. Yung politic type naman, no? Ito'y usapin ng taong bayan. Ang kapangyari, ang kaibahan po kasi ng pagbabago ng konstitusyon, at dito matuwid kami, hindi po sa binibigay sa likha lamang ng konstitusyon. Ang kongreso ay likha lamang ng isang saligang batas. Kaya kung ang kongreso rin na nilikha ng konstitusyon ang magbabago doon sa saligang batas noon, mas magiging makitid po ang magiging pananaw nila. Kaya ito talaga dapat, ang gaganap dito ay yung pinakamataas na pinagmumulan ng kapangyarihan, lalo na kapangyarihan ng pampolitika, taong bayan. Yung taong bayan din po na gustong maorganisa ni Antonio Monsod mula pa sa barangay pataas, ito pong pag-uusapin ng pagbabago ng konstitusyon na ibabigay mo sa taong bayan ay paraan po ito para magkaroon ng kaliwanagan ang lahat mula sa barangay, sa munisipyo at lahat para maunawaan nila tayo palang tao ang may hawak ng kapangyarihan, tayo ang may kahawak din ng ating kapalaran. Tayo rin lang pala magtataas ng ating sweldo. Tayo rin pala magiging mga productive. So, sa punto po na economy, eh, yun nga po, sa, lagi ko natututuan sa dating Secretary of Finance at saka ng budget ni Presidente Ramos na ang yumaong si Salvador Enrique. Sabi niya, pagka sinimplihan mo ang pag-unawa sa ekonomiya, mas madali mong maintindihan kung ano gagawin natin. Economy, sabi niya, economics is nothing more but production, distribution, and consumption. Nasaan po ba tayo sa ngayon? Pagka problema ang ating pinag-usapan, bakit tayo kulang sa bigas? Bakit tayo kulang sa asukal? Bakit tayo nasa usapin po tayo ng produksyon? Kasi yung consumption, wala nga makonsumo yung ating mga kababayan. Muli, tanong ni Atty. Monsod, makakatulong ba ang pagbabago ng konstitusyon? Gaya na sinabi po ni Ding, hindi nangangahulugan na pag binago natin ang konstitusyon, yun na ang panaseya, yun na ang sagot sa lahat. Pero gaya ng sinabi ni Senador Pimentel, lilikha ito ng kalagayan para lang sa gayon, mapag-ugnay-ugnay natin ang pangangailangan ng bansa natin sa ngayon po. Kaya po doon sa pangalawa at pangatlo niyo pong tanong, ano ang modality? Maliwanag, ang modality, yung taong bayan mismo ang siyang may kapangyarihan na magpasya. Pero para sila makapagpasya, gagabayan sila po. Doon papasok ang estratiya, doon papasok ang mga magagandang kaisipan at saka mga mungkahi galing sa mga taong may tunay na pagmamahal sa bayan na lagi pong sinasabi ng ating tagapangulo ng komite na ito. Ganun po ang mangyayari dyan. Dapat po sa hierarchy of power, it will have to be God, people, the constitution, and only yung mga implementing laws, yan lamang po yung mga legislation hanggang bumaba po ng bumaba. Kaya sa ngayon, yung kapangyarihan ng bayan, kapangyarihan ng mga mamamayan, iyon ang dapat maghari po sa kasalukuyan. At magbibigay ito ng pagkakataon para mabuo natin yung kapangyarihan gusto nila, Atty. Monsod, mula po sa barangay, pataas. Habang yun namamana sa taas, katulad po ninyo, bilang senador na nangungulo di sa napakahalagang komite na ito, ay magsasalubong po iyan. Kaya po, constitutional convention ang aming nilalayon at paliliwanag po ng ating kaibigan si Ding po yan. Maraming salamat po muli sa inyong binigay na pagkakataon, ginotika Pangulo at Harinawa, kahit papaano ay nabigyan namin ng framework o pananaw yung aming nais na ibahagi rito sa inyo po ang komite, sa ating mga kasama at sa ating mga kababayan po. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po. Maraming salamat po sa napakalinaw na
pagpapaliwanag. Nais ko lamang pong hingin kung meron pong sasabihin ng ating alamat. Thank you. Salamat po. Sumasangayon po ako doon na umpisahin natin sa ilalim. Pero ang proposal ng Puno Committee is to pass the change the structure. Although former Chief Justice Puno calls it evolving evolutionary federalism, why are we going to pass a new constitution before we have tried passing the laws, implementing fully what's in the laws, and see if it works over time? And then, in the meantime, empower the barangays. Sabi nga ni Senator Pimentel sa comment niya dun sa ano pinigyan niya sa akin, sabi niya, yung hindi pwede nga tama siya na yung People's Initiative. Kasi sabi niya, ano, bibigay natin sa kanila yung 82-page constitution and ask for their comments. Ano, paano natin tuturuan sila to go the right way? First, we empower them from below. And then, correct the legislations or pass the legislation like anti-dynasty, like changing the party system, and see which works. See if it will work. Honoring or passing the laws on Section 5, 6, and 7 of the Local Government Code. Isa sa mga provision na yan, na-solve na yan ng Mandanas decision. Hindi po ba? So, kung evolving ang pinag-uusapan namin, sarayan ako doon. Let's empower the people. In the meantime, gawin na natin yung mga laws, correcting the laws, passing the correct laws, and so on. So we will know where we're going, what works and what doesn't work, and then we change the structure. But don't start with the structure and then go down. If you like with the structure, constitutional convention, may I ask, tatanong ko po lang sa chairman, sino ang nandun sa constitutional convention? Ang the way na pagkaalam ko is it will be voted by district. Sino mananalo doon sa district na? Hindi ba the same people? By district families? Ang mananalo doon? Mananalo ba yung poor? Hindi po. Who will be the majority doon sa constitutional convention na yun? So anong lalabas doon sa convention na yun? Hindi ba may mga self-interest? Nandun pa rin. So let's do it the other way. Empower first and show the Congress to say, let's do it evolutionary, step by step, never mind if it takes years, 3 years, 6 years, and then see if you really need a change in the structure. Pwede po ba? Sige po, Professor Eric D. Torres. Maraming salamat po, Ginoong Chair. Papasalamat po sa oportunidad na maibahagi ang ating saloobin. Siguro po, pagsusog sa sinabi po ni Attorney Serapio po, ano, dalawang bagay at konteksto yung maaari nating tingnan dito. Isa po yung dun sa national, yung sa itaas, at isa yung dun sa lokal. Pinag-uusapan natin yung sistema at saka istruktura. Human nature yung pinag-uusapan natin in terms of paano natin titignan yung kapangyarihan. As it is, hindi po natin sinasabi dito na we don't na sisihin ang 1987 Constitution o ilahad ng 1987 Constitution ang may pinakamaraking problema. Hindi po yon. Napakaganda actually ng 1987 Constitution. Ang daming mga provision dito na katulad po na sinabi ni Attorney Serapio. Ideas, yung nais natin, yung hangarin natin. At maganda po yung people empowerment. Binigyan ng pagkakataon yung tao dito. Pero kung titignan din po natin yung konteksto ng kung paano gumagalaw, paano nagbe-behave yung ating mga political actors. At yung behavior ng political actors po natin, makikita natin doon sa sistema at saka sa istruktura. Example po, di ba? Paano natin i-decongest ngayon yung katanungan ng kapangyarihan? Una po, in-adapt natin yung system. Pag-usapan po muna natin, very basic yung system natin, which is a presidential system. Ito, hindi naman natin ito ginusto. Sinubo sa atin ito ng mga Amerikano. Ano yung kinalabasan? Ang daming kabalintunaan. Sa Amerika, kung titignan natin yung sistemang presidential, ang presidente at ang vice president, elected in tandem, may district representative sila. Every state, regardless of population-wise or geographically big, there are 2 senators elected by states. Hindi directly voted, popular vote, may electoral college sila na tinitignan. Dito sa Pilipinas, ang malaking kabalintunaan ng presidential dito ay, una sa lahat, hindi tandem voting, katulad nung napag-usapan po natin kahapon. Pangalawa pa po, hindi po represented ang ating mga senators by region. At ikatlo, nakabalintunaan, yun po, binoboto natin directly.
yung ating pong mga mambabata, yung ating pong mga opisyal sa pinakamaliit na tao po o eligible to vote po basically. So, kung yun po yung isang aspeto na titignan natin, yung pangkalahatan muna na sa sistema, ika nga po. Now, ang tanong, ito ba yung sistemang ito ang nararapat para din po sa atin? Nagsasuggest ng sistemang parliamentary na dapat po ihahalal. Baka din pwedeng tignan natin ng semi-presidential model or semi-parliamentary. Kung evolving ng pinag-uusapan natin, tama po yung sinabi ni Attorney Monsod, Mr. Chair, na gradual po, nandiyan na po ang desisyon ng Mandanas. Maaari pong ito yung prelude na tinitignan natin. Pero ang pinakamalaki pong katanungan dito is, how do we shape behavior? Babalikan ko lang din po kanina yung rules of the game na tinatawag. Ginamit po na symbolism kanina yung basketball po. Ano? Yung sa basketball po halimbawa, kung physical ang laro, andun yung game, pero hinahayaan ng referee na magkasikuhan, ano po yung nangyayari pag hindi tinatawagan ng foul? Hindi po ba eh, mas magiging physical kasi hindi tinatawagan eh. That's behavior. Pero pag yung referee, eh, tumatawag ng foul, konting siko o konting bangga lang, ano yung behavior ngayon ng nagbabantay? Hindi po ba? Mas malinis siyang magbantay dun sa kanyang may hawak ng bola. So ganun din po eh. What we are trying to alter and change is the behavior of the individuals, the behavior of political actors. And right now as it is, so kung titignan po natin, naka-adapt, naka-adjust, nakakuha ng workaround yung ating mga political actors dahil na-perfect na nila eh. Naka-adapt na sila dun sa sistema. So ano ngayon yung gagawin natin? Gagawa ka ngayon ng panibagong struktura o panibagong sistema na kung saan sa isang environment o sa isang environment na makaka-extract ka ng panibagong behavior. Kasi as it is, nakakuha na ng ano eh, nakakuha na ng adaptation sila. Ah, ito na pala yung system, pwedeng ganito, sa party list, ganito. Maraming na-master na ng ating mga political actors. Yun lamang po, Ginoong Sir, maraming. Ang pagkakaintindi ko, ang sinasabi po ng ating alamat ay parehas din sa sinasabi po natin ano na ang nakikitang problema ni Attorney Christian Monsod ay ang political actors. Pareho po ng sinasabi ninyo. Ang inyo lamang minumungkahi na hindi na kayang kontrolin ng 1987 Constitution itong mga political actors. Yun po ba? Opo, yun po ba ang inyong sinasabi? Opo, Mr. Chair. Kasi opo. Po, naka-adapt na po eh. Yung nagamit na po, yung kumbaga po, yung environment. Huwag na po kayong mahiya. Nakorap na. Hindi naman po natin pwedeng sabihin. Anong ibig niyong sabihin? Hindi po natin naman pwedeng sabihin na nakorap. Nasa kondisyon po na nasa kondisyon po na naka-adjust. Hindi na naniniwala na kaya pang ayusin. Kasi sinasabi ni ating attorney, na kayang ayusin eh. Kung titinulang yung mga political actor. Hindi, Teka mo, lalinawin lang natin. Sa akala ng mga nanonood, ako yung actor ah. Hindi po kagalagalang na, Chair. Ang sinasabi po natin dito na mga political actors, as it is, the politicians. Bibirula ako, para masyadong umiinit eh. Umiinit. Palamagin natin. Sinasabi po natin dito, wala na po eh. Hindi ka naniniwala. Hindi na po kasi. Hindi ka naniniwala ang kaya pang, kasi ang sinasabi, malinaw kasi din yung sinasabi ni attorney eh. Walang problema sa kanya yung konstitusyon. Ang problema, yung mga politician. At yun din naman ang sinasabi mo. Itong mga politician, parang na-perfect na nila kung paano nila lalaruin yung konstitusyon. Kaya gusto mo, baguhin. Opo. Baguhin natin, bigyan natin ng bago na hindi nila alam. Opo. Parang ganun ba? Wala po tayong, ang sinasabi po natin, pareho po na ang talagang problema ang may hamon sa ating mga politiko, mga politicians. So dahil naka-adjust na sila, baguhin mo ngayon. Ano po ninyo, attorney? Well, let us test the legislators. Why don't we look at, are they going to postpone the barangay elections in December? And bring it up to 2023, where the barangay captains will have served 7 years, which is against the concept and spirit. And then, why don't they enact a law, anti-dynasty law, in the barangay elections, like in the kabataan barangay? Let us test them, whether there are ways for them to change. Diba? If they're going to postpone the barangay elections, nandiyan pa rin anti-dynasty, anong palagay nyo mangyayari sa barangay elections? Mga hawak nila. Kasi, they owe their 7 years to the administration. Are we willing to change things? And we want to find out from legislators. May I just say a story here?
There is a world cellist called Yo-Yo Ma in the United States, who is world known for being a good cellist. And he was rehearsing, yung nag-rehearse siya dun sa orchestra. Time for lunch, nagbuka sila ng lunch boxes nila. And sabi ni Yo-Yo Ma, I hate this. The ham and cheese again, I get ham and cheese every day. I hate this lunch. So tinanong siya nung isang member ng orchestra, di sabihin mo kung sino sumagal lunch mo na ayaw mo na ng ham and cheese. And sino ba naghahanda ng lunch mo? Ang sagot niya, ako po. What's the lesson? What's the lesson? We are responsible for what we are. And only we